Sa WHO po ang interim recommendations na yan. WHO ang kanilang rekomendasyon in the interim na kapag po tayo ay nasa high risk settings, katulad ng pagtaas ng kaso, pagka-detect ng mga transmissible na mga variants of concern, ang kanila pong interim recommendations ay magsuot po tayo ng surgical mask instead of the cloth mask. Although dito po sa living CPG natin, pinag-aaralan pa po ng ating mga eksperto. So sa ngayon po, ang ating DOH ay nagre-rekomenda kung inyo naman pong kakayanin sa ating mga komunidad na makapagkaroon tayo ng surgical mask for our community. Yan po ang gamitin natin para mas maging protektado po tayo. Ngayon, kung hindi naman po talaga kaya at hindi po magkakaroon ng face mask na surgical, no, ang ating mga kababayan sa komunidad, cloth mask is still recommended naman. Hindi naman natin sinasabing hindi na pwedeng gamitin. Kung maaari lang po, surgical mask nga lang ang gamitin muna sa ngayon dahil mataas po ang ating kaso. This is a precautionary measures coming from the national government. Ito po, pag tinignan po natin, ang cloth mask po, yung mga ordinaryong cloth mask, hindi po siya tinatawag na medical grade. Kasi pag sinabi po natin medical grade mask, ito po ay ginawa mismo para i-filter niya yung mga organismo sa hangin. So ito pong medical grade mask na ito, meron po siyang certain layers na can filter various organisms in specific particulate sizes, no? So kapag cloth mask po, wala po nung angking characteristic o wala pong ganun, no, ang cloth mask. It's just ordinary, tinakpan nyo yung ilong nyo at bibig, and kapag po nagsasala na yan, maari pa rin po tayo magkaroon ng infection, ano? Although mababa na dahil meron naman takip ang ating ilong at bibig. Pero mas tumataas ang protection kapag medical grade po ang mask.